Ikatlong aralin sa musika. Clapping, tapping, chanting, walking, and playing musical instruments in response to sound with the correct rhythm. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, pigkasin natin muli ang chant na Monkey Ko. Lapatan natin ng wastong snig notation upang damhin ang pulso ng awit. Monkey, monkey, monkey ko. Pupunta, pupunta sa Quiapo. Bibili, bibili ng pako. Gagawa, gagawa ng bangko. Para sa ating bagong aralin, kapag nakita ninyo ang larawang ito, ibig sabihin ay it's your turn. Uulitin ninyo ang aking sinabi o nga ang aking ginawa. Alam kong handa na kayo para sa ating susunod na aralin. Pagmasta natin ito. Ito ang tinatawag nating stick notation. Isa-isahin natin ang mga simbolong ginamit. Itong mga linyang ito ang tinatawag nating bar line. Ito ay panghati sa bawat sukat ng mga nota ayon sa palakumpasan. Ano kaya ang simbolong ito? Alam niyo pa kung anong tawag dito? Ito ang tinatawag nating pananangguhit. Ito ay nagpapakita ng pulso ng tunog. Madarama natin o maipapakita natin ang pulso ng tunog sa pamamagitan ng kilos o galaw katulad ng pagpalakpak, pagpadyak ng mga paa, pagtapik sa table o sa iba pang bagay, at ang paggamit ng iba't ibang mga bagay na nakalilikha ng tunog. Ano naman kaya ang tawag sa simbolong ito? Alam niyo ba kung ano ito? Ito ang tinatawag nating rest. Ito ay inilalagay na simbolo upang maipakita ang pahinga o walang tunog na bahagi ng awit o tugtugin. Ang bawat pananangguhit at ang rest ay makatatanggap ng tig-iisang bilang para sa kanyang pulso o tunog. Ilan kayang pulso o kumpas mayroon ang stick notation na ito? Halika, bilangin natin. Isa, dalawa, isa, dalawa. Ito ay nasa pandalawahang palakumpasan. Halika, ipalakpak natin ang stick notation na ito. 1, 2. It's your turn! Napakahusay ninyo mga bata. Pagmasdan naman natin ang stick notation na ito. Nakikita nyo ba ang simbolong ito? Ano kayang tawag dito? Ito ang kawalong nota. Ang kawalong nota na magkadugtong naman ay dalawang maikling tunog at ipinapalakpak ng may kaunting bilis. Ang kawalong nota na ito na magkadugtong ay makatatanggap ng isang bilang. Ilang kumpas kaya mayroon ang stick notation na ito? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ito ay may tatlong pulso o nasa pantatluhang palakumpasan. Halika, ipalakpak natin. Simbolong ito, ang ibig sabihin ay dalawang magkasunod na maikling tunog. Uulitin ko. Ipalakpak natin to. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uulitin ko. 1, 2, 3. 1, 2, 3. It's your turn!
Pagmasdan naman natin ang stick notation na ito at bigyan ng kaukulang pulso o tunog ang bawat simbolo. Ilan kaya ang kumpas ang ipinakikita sa stick notation na ito? Halika, bilangin natin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ito ay nagpapakita ng apat na pulso o nasa pang-apatang palakumpasan. Ito naman. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. It's your turn. Sa ating susunod na gawain, bigkasin ang mga salita. Ako muna at pagkatapos ay uulitin ninyo ang aking sasabihin. Kapag nakita ninyo ang larawan ng batang ito, ibig sabihin, it's your turn. Handa na ba kayo? Halika, simulan na natin. Araw at buwan. Bituing kumikinang. Yan ang iyong mamamasdan. Sa kalangitan. Pakahusay niyo talaga mga bata! Ngayon naman ay bigkasin natin ang mga salita at sabayan ang pagpalakpak sa ritmo ng chant. Araw at buwan, it's your turn! Bituing kumikinang. Galingan mo! Yan ang iyong mamamasdan. Ulitin mo nga. Sa kalangitan, it's your turn. Napakahusay mga bata! Ngayon naman ay pakinggan natin ng buo ang awitin at pagkatapos ay uulitin ninyo ito. Handa na ba kayo? It's your turn, kids! Galingan! Napakahusay niyo talaga! Sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang pamagat ng chant? Pangalawa,
paano mo na ipakita ang ritmo ng araw at buwan? Ikatlo, sa anong bilang nahati ang mga tunog sa araw at buwan? Narito ang mga sagot. Una, ang pamagat ng chant ay araw at buwan. Ikalawa, pagpalakpak ang ginamit upang maipakita ang ritmo ng chant. Ikatlo, nahati sa apat ang mga tunog sa araw at buwan. Awitin naman natin ang tiririt ng Maya sa bilang tatlo. Isabay ang pagtapik sa mesa ng pulso ng awit. Tiririt ng Maya, tiririt ng ibon, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baboy. Tiririt ng ibon, tiririt ng Maya, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baka. It's your turn, kids! Kilingan! Tandaan natin, ang ritmo o rhythm ay isa sa pinakamahalagang sangkap ng musika. Nagpapakita ito ng kaayusan ng galaw o kilos sa mga kumpas na nasa pandalawahan, tatluhan o apatan. Para sa ating susunod na gawain, ipalakpak ang hulwarang ritmo sa bawat pilang at tukuyin kung ilang pulso mayroon ang bawat sukat. Ang tamang sagot ay 4 na pulso. Para sa ikalawang bilang, tamang sagot ay 3 pulso. Para sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay 2 pulso. Para sa ika-4 na bilang, ang tamang sagot ay 3 pulso. Para sa ika-5 bilang, ang tamang sagot ay 4 na pulso. Alam kong marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga bata. Paalam!